Nick Knock. Woo! Good morning, guys. Welcome to Nick Knock Talk. Tanong po tayo sa isang episode natin na ating pagbubukas po tayo ng mga actually nabuksan ko na iba, no. Papakita ko po sa inyo yung mga nakuha-acquire po nating mga items na re-reviewin po natin ngayon, no. Tatlo po yung uri ng review natin ngayon, no. Meron po tayong technically mail call, no, na dumating. Nabuksan po na natin 'to. This is a very unique Funko Pop na nakita ko, kaya ako siya binili. And meron tayong review na, meron tayong i-open. Natira dun sa last na medyo hindi ganun kaswerteng unboxing natin ng last video na labing walang nakuha tayong cheese. Pero eto may isa pang naiwan, so buksan natin. Ito exclusive to from 2001 Spring Convention, no? So LEE, no? So si Todd Ingram. So bubuksan natin siya maya-maya, no? At meron pa ako isang nakuhang acquire na papakita ko sa inyo na very budget yung nakuha natin dito at nakakatawa. Kaya lang hindi ko siya ma-unbox kasi nung nakita nung isang tropa natin eh medyo kinuha niya na kagad, no? Sabi niya sa akin, pare, akin na yan, no? So hindi ka na siyang dumating. Siguro itong mga parting na araw dating siya para kunin niya na itong isang item at to. So anyway, so welcome po segment natin ngayon. Meron lang gustong pakita sa inyo, no, itong nakakatawa kasi yung mga ating mga chikiting, yung mga anak natin eh, nagkaroon ng maliit na negosyo, pinilat na negosyo, at nakakatawa yung tinayon nila is printing business sila, no. So ito yung pakita ko lang sa inyo yung mga nila, yung mga ginawa nila, no. So ito yung ano nila, kanya yung print nila. So this is a t-shirt na usually yung ginagawa nila yung mga nagko-customize ng t-shirt o kaya yung mga superhero or anything na meron silang gusto mong i-print, no, character, especially sa mga character or mga design, no. Ito yung white nila, no, ang ganda, cotton spandex, precious sa katawan. By the way, ito pinapakita ko, to order to ni ating isang ating fellow collector na si MJBB Tengson o si Ed, si aking kumpare ko si EdTech, no. Bumili siya ng tatlo doon sa mga anak ko, no. So binili niya dalawang NBA saka isang One Piece, no. Tapos yung presidente ng kumpanya natin ng E-Team, si Philip Superchang, binili niya, anak niya lang, nakakatuwa to, Mario na Captain America saka Stephen Curry. And yung kumpare kong kukuha ng isa, bumili siya ng ito, isa sa anak niya, isa sa kanya. So Browser, si Browser, right, meron siyang buggy, no. So yan, kung gusto yung makakuha sa kanila, napakamura ng print nila, no, na follow nyo lang sa Facebook, no, nandito yung link sa baba, no, labas dito yung kanilang Facebook page, yung SWNN Knock Off Clothing. Okay, so ulit, follow nyo and like nyo. Napakamurang din nila. I think yung ganito, hanggang XL, no, na ganitong print, A3 print, nasa 400 pesos lang, 199, kasi mga black nasa mura lang eh, mga kulang mga 200 lang din ata, or ano, mahal lang na konti sa white, no. So silipin nyo, maganda po yun nila, maganda po yung wala ng print nila. Okay, sinasarta natin to si Todd Ingram. Buksan na po natin to. So mga bago po sa channel natin dito eh, kung ano po yung nakikita nyo, ito po yung ginagawa pala. Nag-unbox po tayo ng mga toys, no, especially yung mga kinukolekta natin, no. Sa this coming video, siguro mag-unbox tayo ng mga statue ko na matagal po nang hindi pa display. Yung gaya, mayroong mga patubukiya na mga 1 to 10 fights, no. Tingnan po natin yung patubukiya na yun kung gusto nyo. Actually, puro eczema naman po yun. Kaya, konti lang naman yun, no? So, i-ano rin natin yun. So, siguro, gagawa tayo one of these days sa mga video nyo. But for now, ito muna tayo si Todd. Ito yung character ng Scott Pilgrim, no? Versus the World. I like this movie. Gusto kong plotohin to. I think tatlo pa lang yata to eh. Yung isa napakita ko na si, ano, si yung partner niya, yung love team niya, si Palenta, yung sa dulo ng dila ko, yung babae. Si Envy Adams, tapos siya yung bahista ni Envy, kasi singer si Envy, no. Tapos to, bahista to, ganda ng character na to, no. So,
Gustong-gusto ko siya. So kahit hindi ko makuha yung chinset, tignan yung chinset ko is yung glow in the dark, no? Almost the same lang din, kasi paint lang pinagkaiba niya. So hindi mo na makikita kung wala kang backlight. Actually, wala pa tayong backlight dito na nakakabili, pero one of the same din tayo. So, eto yon. At I think nakataas yung buhok nung alisa. At pareho din pala, no? Ang ganda niya, oh. Ang ganda niya, guys. No, but I believe hindi siya mukhang glow in the dark. I think ito yung regular. But I like it, no? So kahit hindi lang magkaroon ng chase ito, okay lang kasi maganda na yung figure itself, no? Nung common. Gusto ko siya actually. Oh, hopefully, makano pa ako. Makakuha pa ako ng knives. Si knives, gusto ko makakompleto siya kahit puro common lang. Pero kung magbibigay naman, donate ng glow in the dark at magkakaroon tayo ng magandang deal, and let me know, no? So ito yung pag-impog niya. Okay, 1 is 8,400, no? Ang ganda niya. Okay? So, may mga patin pa itong soda. I hope na makompleto natin kahit mga 10 or mga 12 siguro para bawi tayo doon sa nakaraang video. Wala tayo 18. Pang 19, wala pa tayo nakukuha ng change, no? So, by the way, itong soda, bago lang po ako dito, although yung pang kupap na collection is since pandemic, pre-pandemic ako nag-start noon, tapos ngayon almost kompleto na natin yung X-Men na pang-pop natin. Ay, hindi naman siya kompleto, kumbaga, pag mayroon akong character minsan kasi hindi na ako umuulit, pero lahat ng character na nilabas ng X-Men, no? Meron po tayo OG, some of OG meron tayo, pero kasi sobrang hal na, kaya ayoko nang bilhin. Total naman, meron naman isang version ng mga bago. So, yun. So, minsan din, gagawin natin lang ano yan, ng tour kayo dito sa mga collections ko para makita nyo rin yung collection ko. Pero ang main collection ko talaga dati is comics, kaya alam niya, sad story dyan na nung pandemic eh, naano yung buong collections ko ng comics. So, 2 decades ng collection na sira, no? Tapos, nagbo-Bowen din ako, statue. Yung taga main ko, statue ng Bowen, kasi X-Men. Kaya lang, hindi ko masyadong nakompleto yung lahat ng X-Men kasi medyo meron po ng Bowen right na lalo na nung hindi ko sabihin yung licensya ng Disney, laban sa Disney. Pero, i-ano rin natin yung papakita ko sa inyo, ano? Pag na-ayos na natin. Pero for now, ito muna, pakita ko muna sa inyo si Todd. So, nakita nyo na. So, maganda siyang figure, gusto ko siya. Tapos, ito, gusto ko pati sa inyo. Nabuksan ko na siya actually kanina. So, i-unbox natin to. Galing to sa isang, ano, sa isang seller sa Facebook mo. Tapos, pinaship niya sa akin dito. No? So, ito yun, laman. Kita niyo ba? Ayan. Nakakatawa itong, actually hindi naman ako Avengers collector, ano, X-Men collector. Pero, natawa ako dito sa, ano na to, sa Funko Pop na to. So, gagawin natin, maganda yung box niya. Super kinis, walang damage, no? Kahit yung tuloy pagkakapak, pero still, no? Maganda. Bubuksan natin siya kasi very unique na sa loob, no? Eventually, bibenta ko to, pero kung wala naman ako po, it's okay, gagawin natin pan-display sa likod ng studio natin kasi unique yung ano niya, yung pop character niya, no? Actually, unique yung itsura nung pop niya. Kaya gusto ko siyang i-open. So, unboxing po natin siya, no? Okay. Yan. So, si Prog. Ano to eh? Kung nandapan nyo yung Loki na series, makikita nyo siya sa loop, sa nakabaon siya sa lupa. Tapos nasa garapon siya, no? So, ito, no? So, try natin siya. Okay. Oh. Wow! Ang ganda. Tapos, actually, natatanggal yung lid, no? Takip talaga siya. Garapon talaga siya. I think wala yung hammer niya, no? Pero, yun. Garapon talaga siya, guys, actually. Tapos, merong nakuha niya sa likod, no? Yan, no? Kita niyo ba? Sige, nangilaw. So, dito is T365. Hindi ko masyadong mabasa yung nasa label niya, pero ang ganda, guys. Ang ganda, actually. Tapos yung kamay niya nakadikit doon sa paan. Parang nakagano siya makaawag lumabas siya. Tapos yung pinaka-itsura niya, no? Hindi siya usually itsura ng pangko na bilog yung mukha, no? So, mukha talaga siyang palakas. So, ang ganda. Ganda ng detail ng damit niya, no? Kung kuha nila. Sa cape, no? So, ang ganda, guys. Ang ganda. Kung
kung ito balak niyong kumuha to, I highly suggest kakaibang Funko Pop siya. So you must have this one. Ganda nito. Ngayon, kung gusto niyong bilhin to, let me know. Pag-usapan po natin, okay? Pero na, out of the box na po siya, pero yung box niya maganda, may konting grease lang dito. Sabihin grease, may konting yupi. Pero punit, wala naman. Okay? So mga gustong bilhin to, gusto mong garo nito, sa comment po, let me know. Tapos, pag-usapan po natin. Ngayon, kung ayaw nang bilhin, kasi yung iba, ayaw nang out of the box na, it's okay lang kasi in the future siguro po, naka 1,000 tayo na subscriber at nandito pa to, ipapa-premium na lang natin siya. Okay? So for now, ito yung Frog of Thunder. No? Ang galing na walang Frog of Thunder. Namatay isang ilaw ko din na-charge. Anyway, mayinaw pa naman. So, ito yun. Okay? Bago natin sa box. This is special edition. No? Deluxe ang tawag nila. So, bago lang to guys. No? So, I think marami pa naman ito. Kung hindi kayo nagmamadali na, kung gusto magmamadali kayo, you can buy this na. Pero, I don't know kung gano'ng karami na sa atin. Kasi, tagal, pag pumunta ko ng bilya sa mga Phil Wars, sa mga, ano, sa mga bilya ng mga Funko Pops, so, wala akong masyadong makita. No? Pero ito na aqua tayo. Saka maganda yung dilan ako natin. Okay? So, siya si Frog. Okay? Si Frog. Frog of Thunder. Now, ito yung gusto kong pakita sa inyo na nakuha natin ng makumura. Mababa sa presyo. Kaya lang, hindi ko collection to. At actually, gusto ko siyang i-unbox. Kaya lang, may bibili na eh. Nakakaya naman kung bubuksan natin. Pero you get the idea naman. Medyo may konting ano lang to. Issue sa box. Pero kung i-out of the box mo naman, hindi na masyadong issue yon, no? Ito siya. Okay. Si The Batman. Ito yung bagong Batman, no? This is a 10-inch. I think parang ito ng version ng 4-inch. No, yung number na 1187. Ito yung 1188. 1188. Ganda ng number niya. 1188. Ang ganda ng forma niya actually, guys. Tapos, makikita mo yung mismong Batman, no? Yung mismong maskara niya dito sa face, saka dito. Para sa leather, meron siyang tahi. Yun na, may tahi. Galing, no? Galing ang detalye niya. I think, maganda itong Batman na to. Although, kung mapapansin niyo, hindi siya masyadong ma-design, no? Hindi ko makita yung bat signal niya doon sa dibdib kasi parang nakaganoon siya. Tapos yung mga gadgets na nakalito doon, tapos yung pakpak ang labang ganun. Maganda itong Batman actually. I like it, no? Kung Batman collector ako, siguro itong 10-inch, meron na siguro ako nito. So, simple lang siya. Tatong minimalistic ang dating ng pop niya, pero for a Batman collector, especially kung nagpapango ka, this is must-have na Batman. So, ano pala to? Tatlong klase yung Batman niya, yung isang maliit na ganda na 4-inch, tapos yung isang meron siyang Batarang, tapos si Selina Kyle, si Oswald Cobblepot, saka si The Riddler. Pero ang gusto ko dito na napanood ko, naganda na ako doon sa portrayal ni Selina Kyle, saka ni Penguin, ni Oswald Cobblepot. And I think, magkakasiri si Penguin, you know? Yung toy na to, yung character na to, siya mismo, kaya ngayon. Panoorin natin niya kahit hindi tayo disconnect. So yung box okay naman, sabi nyo, may damage sa konti. I think ito, ano lang, yung pinaka, hindi siya nakadikit yung plastic, pero bukod naman doon, wala, ito, parang tear siya, pero hindi siya tear, parang yung corners ng plastic lang eh. Yun lang. Ito, siguro, water damage ba to or what? Parang grease yan. Yun lang actually, pero the figure is good. Ayokong buksan. Kasi sa tropa natin ito, nakatape pa kasi siya. Oh. Ayoko nang pakailaman. So, siya nang bahala magtanggal. No? So, ito. So, ito yung... ano ba nauna akong lumabas? Nauna akong dumating ito. No, ito, galing rin ito sa marketplace. No? So, pinano pa to? Pinalamove lang to. And then this one. Then, ito medyo gabi na yung pina-ship to. Ito yung first na lamove ko. Napadala pa rin, no? Ito yung mail. So, meron tayo isang mail ko. Si Frog. Actually, yung ganda siya, guys. Sulit yung bili ko rito. At ito yung isa sa mga deluxe, no? Na nagustuhan ko. And, meron pa akong nakuha. Actually, dapat apat to. Kaya lang, medyo malayo kasi yung seller, nasa bandang sukat, kaya pina
suyo muna natin doon sa isang tropa natin sa Las Piñas na malapit doon. Para kamura na kamura tayo ng ano ng shipping, no. So shoutout nga pala kay paring Ed Tenson, no. Salamat sa pagtanggap, no, pag-receive ng item ko, yung finally nakakuha tayo ng ano ng pasok sa budget na Game of Thrones na ride, na pang-ride yung kay si ano si Jon Snow and Rhaegal, no, na dragon sa kasakay siya. Nakakuha tayo noon, and good, napaka-good ng deal, napakamura, tapos meron pa siyang binigay na free na ano na protector noon. Kaya kahit sabihin natin gusto ko siyang ibalik sa box o yung box itself maging apo o patato siya kasi meron siyang hindi na ako bibili ng protector, no. So salamat sa seller, nakalimutan ko yung name mo, pero minsan nga gagawin ko na sa sulat ko na yung mga kung kanino kinuha itong mga to, yung mga items na nakuha natin sa mga sellers, no, para magpasalamat tayo personally, no. At kung sakaling nanonood kayo, no, yung mga seller na pinagbilang ko nito, please naman ano, i-subscribe, like, and share niyo po yun na natin yung video, and hit na rin po yung notification bell para kung sakali may bago tayong video at mga reviews sa mga toys na gusto niyo kolektahin o gusto niyo malaman kung ano yung ano ba maganda ba siya or ano, o kung naman maging comment natin, magawa na ng review rito. Okay? But for now, yun muna guys. Medyo late na kasi at maga pa ako bukas kasi yung wife ko nagpapasama sa mall, meron siyang bibilin para sa tradisyon ng anak ko. And makadala rin po tayo sa Philbars and Multiverse sa Otik Toy Kingdom kung makita natin doon, grab natin para ma-review natin para sa inyo. Okay? So yun muna guys, happy hunting, no, sa lahat sa inyo, and sana makuha niyo yung mga haul o yung mga laruan o yung mga collections, no, na matagal na hinahanap at mapunta na sa possession niyo. Okay, iba yung feeling kasi na nakukuha mo yung gusto mo. Okay? So again, this is Nilo Campo po, Nick Tok Tok. Good morning po sa inyo lahat and happy hunting. God bless. Bye. Nick